Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiyumano sa mundo ng social media ang naging problema nga ni Lisa Smags at ni Martin Romualdez mula nga nung kinalaban nito si Vice President Sara Duterte. Tila makikita natin na maraming ang sumusuporta kay Vice Presidente Sara Duterte dahil di umano hindi na maganda ang ginagawa ni Lisa Smags at ni Martin, at tila wala naman ginagawa at inaaksyon ang mga mambabatas dito. Makikita nga natin ang katapangan ni Vice President Sara Duterte kung paano nga buwaltahan nito ang mga bumabatikos sa kanya at tila patuloy ang paninira. Tila makikita natin na hindi na makatiis si Vice President Sara Duterte sa kanilang ginagawa. Tila nagsalita na nga rin si Attorney Salvador Panelo. Dagdag pa nga ng maraming netizen, sige mahal na Vice President Sara, ilubog mo silang lahat at kasama ninyo kaming OFW na walang kwenta sa kanila. God bless you. My dear Vice President Sara Duterte, you are very very smart, wise, kind-hearted, courageous, and brave. Do not interrupt them while your enemy is in the process of destroying themselves. Keep your enemy closer than your best friend. Kung anuman ang nangyayari ngayon ay ginagawa nila ng paraan mapaalis ka at hindi makakilos ng maayos. Dahil nandyan ka, ginagamit ka para manalo, pati 31 million people ay nabudol-budol man. Super ingat Your Excellence, Vice President Sara, dahil ikaw ang prime target. The rest are only a smoke. Mission is narrowing your space and removing one by one your sincere ally. Isha Allah, you will be super protected and victorious by our Filipino people. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nyo natin ang buong video. At kung bago ka ba lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Lang po natin itanong kay Attorney Sal, meron po kayong part 3 sa inyo pong column na Political Thunderbolt, which discusses again, the removal of CGMA as Senior Deputy Speaker Attorney. I like what you said here, if I can quote, if the objective of the removal is to clip the wings of future adversaries in the 2028 presidential elections, it achieved the opposite result. Not even PBBM's attempt at diffusing the heightened tension between the key players could douse cold water to the smoldering schism between former allies. Maliban po sa na-share niyo po last Friday, Attorney, dito po sa programang ito, ano po ang inyo pong updates na may share sa ating mga kababayan, Attorney? Well, gaya ng sinabi na natin, alam po ninyo yung nagbabagang away. Palagay ko, magiging malawak na sunog pag hindi nila na nagamot yung mahapdi, masakit na ginawa sa mga kaalyado nila. Alam mo, sabi ko nga po dyan sa column ko ngayon, marahil yung nasa likod nitong pagtanggal, sa bastos na pagtanggal kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker of the House, ay mukhang hindi na pag-aralan. O kung napag-aralan man niya, nakalimutan na even among thieves and the worst of political allies, respect exists and bestowed between them and among them. Kumbaga, yung respeto hindi nawawala yun. Kahit na magkakaaway kayo, hindi mo babastusin. Yes. Kita mo tayo rito, hindi naman natin kaaway, kinakantahan pa natin. We're doing it in such a way na hindi sila masyadong masasaktan. Although tayo ang nasasaktan eh. Kaya dinadaan na lang natin sa kanta, daanin natin sa... Sabi ko nga, there are many ways to kill a cat. You can kill a cat softly with love. Di ba? Kaya, sabi ko nga dito sa ano, I hope ha, na meron kasing kasabihan, Sara,
yun daw mga gustong sirain ng mga Diyos ng tadhana. Pag-ibig sabihin ng Diyos ng tadhana, hindi yung Diyos natin. Yung mga gods of destiny behind the movements of fortunes and misfortunes. Of course, yung misfortunes, gawa ng tao yan. Baka nilalasing lang kayo sa kapangyarihan at kaligayahan bago kayo sirain. Mm-hmm. Di ba sabi nga sa wikang ilas, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Baka kaya nang ginagawa dyan sa mga nasa likod ng pagtanggal kay dating Presidente Duterte. Mag-ingat kayo. Mm-hmm. Alam nyo, ang tinatawag na karma, hindi nyo... Yan ang batas na hindi mo po pwedeng sirain. Kasi simple lang yung batas na yan. Kung anong tinanim mo, ay siyang anihin mo. Kaya kung naghasi ka ng lagim, lagim din ang darating sa'yo. Diba? Naghasi ka ng kabastusan, maniwala ka, darating ang pambabastos sa'yo pagdating ng araw. Napakintindi ng description nyo dito, Attorney. Poisonous and malodorous betrayal. Oo. Stenchy removal. May laso na, mabaho pa. alam mo, kung kayo siguro nandyan sa patos sa kay Presidente Gloria Arroyo, biro mo, ikaw ay nilagay ka dyan bilang chair emeritus ng partido. Alam mo, pag ginawa kang chair emeritus, ibig sabihin tinitingala ka, ginagalang ka ng gusto. Tapos babasusin mo ng ganun. Eko, hindi na. Sabi ko nga sa column ko ngayon, di ba? Magkasama kayo sa partido. Pareho pa kayo official. Magkasama kayo nung binuo ninyo yung tandem na nanalo overwhelmingly. Magkasama kayo sa mga biyahe. Pareho kayong mga tagapayo, mga advisor. Tapos gaganunin mo. Hindi ko na nga sasabihin na mas may edad sa iyo yan. Kahit na walang edad. Talagang dapat iginalang mo. Yes. Yan ang pinakamanay. Si kultura din po natin may na kultura tayo. Magalang. Napaka-respect, di ba? Kaya nga, di ba napuri ko siya nung nagmano siya. Iyan ang gawin mo. Mm-hmm. Kaya lang, kung baga... alam mo, afterthought na yung mga ganun eh. Pero okay pa rin. Pero dahil siguro sa pagmano, attorney, baka akala ng publiko na okay na. Nako, okay yung ginawa mo, pero whether hinilom yung malalim na sugat na nilikha mo, ibang usapan yun. Mm-hmm. Tingnan natin. Panalangin ka. Mm-hmm. Masyadong sensitive po itong ating vice president at saka ibig sabihin, ito sila ko yung matataas na official eh. Ay ang akin hong tingin, lumalala or malala na yung hindi pagkakaunawaan, Vice President Sara Duterte muling binanatan si Speaker Romualdez. Sabi ko nga, malala na, malalim na yung away. Alam niyo bakit? Kagabi, ako maaga kasi ako natutulog. Nakatanggap ako ng official statement. Meron pong statement na naman pinakawalan. Actually ngayon, parang hindi pa gaano nagagamit kasi kagabi lang lumabas eh. Baka mamaya ito, maghapong ito, marami maglalabasan dyan sa statement na yan. Meron pong muling inilabas na official statement si Vice President Sara Duterte. At yung kanyang sinasabi ay talagang kakaiba. Punong-puno ng mayroon siyang galit eh kay Speaker. At ang dating pa ng paliwanag niya, parang may galit, parang nidescribe yan. Wala siyang utang na loob. O parang baliwala yung lakas si MD sa kanya. Kasi ang sinasabi niya doon sa unang Speaker Martin Romualdez, wala daw kinalaman at hindi nakatulong at wala daw kinalaman sa kanya daw desisyon na siya tumakbo bilang Vice President. Isipin mo, pati yung mga ganun, binabanggit pa, tapos na eh. Vice President na, unity. Yung unang paragraph pa lang, unang statement pa lang, mahaba-haba yung statement niya. Doon pa lang po, sabi ko, ano ito? Tapos na election, bakit may ganito pa? Wala daw hong kinalaman o hindi nakatulong si Speaker Martin Romualdez sa kanyang desisyon na siya tumakbong Vice President, sabi ni Sara Duterte, ang ating Vice President. Yun ho.
At in-specific pa niya doon na si Senator Aimee Marcos lang. Isa yun sa kanya, natumulong daw sa kanya at lumapit sa kanya para siya hikayatin tumakbong Vice President. Si Aimee Marcos na pinsan, first cousin ni Martin Romualdez. Tapos sinabi pa niya, fake news, hindi raw totoo yung sinasabi ni Congressman Barsaga ng Cavite na si Romualdez, Speaker Romualdez, ay malaki ang naitulong kay Vice President Sara noong eleksyon. Sabi ni Vice President, hindi totoo yun, fake news yun. Ang tindi, ano? So, binabangga ni Vice President ang Kongreso. Kung hindi man ang kabuuan, pero liderato. Kasi alam nyo, si Barsaga, isa yan sa mga veteranong congressman, lawyer, CPA yan. At kung di ako nagkakamali, ano bang partido meron yan? Yung yatang partido ni ano ba yung partido? National Unity? Parang siya yung presidente ng National Unity. Nationalista party, di ba? Iba yun. National Unity. Parang siya yun. Basta mayroong political party na kasama dun sa coalition, kasama dun sa unity. So, dalawang political party na itong binabangga ni Sara, Vice President natin. Yung partido ni Barsaga at partido ng lakas CMD. Kasi nga po, ang sinasabi ni Barsaga, malaki na itulong ni Romualdez, Speaker Romualdez. Dahil siyempre, ano yan eh? Presidente ng lakas CMD nung eleksyon. At saka ako, yung Marcos Duterte, ang nagdala sa kanila, Unitim, 8 yatang political party na nagkaisa, nagkaroon ng unity para ilaban, ikampanya ang Marcos Duterte. Kaya nga sila nanalo. Eh ngayon na sila, sabi ng ating Vice President, walang kinalaman, hindi nakatulong si Romualdez, si Speaker, sa kanya raw desisyon na tumakbo. Eh bakit may sumbatan pang ganyan? Ay tapos na, ano ba naman? Alam ko ba sabi ng nila? Sa kanya mga state, magsama-sama tayo, magtrabaho lang tayo, suportahan natin si Pangulong Marcos. Di ba ang ganda nun? Ay bakit may mga ganitong lumalabas? At hindi ho pwede sa official statement coming from the office of the Vice President. Kagabi lang po ako nakatanggap ng statement. Ayaw ko lang ipakita. Hindi naman ho fake news yun eh. Kasi yung mga napapakita ng mga ganun-ganun, parang para sila nanguhula. Ako hindi ako nanguhula. Pinaninibigan ko sinasabi ko. Kaya kahit hindi ko pinakita yung statement, totoo naman eh. Hindi naman ho i-deny yan. Paano niya i-deny? Official statement na yun. Office of the Vice President. Meron lang ho nagmalasakit sa akin. Hindi ko na rin babanggitin. Kasi may mga kaibigan din ako sa loob. Nasa loob ng office of the Vice President. Ibig sabihin, malapit sa office of the Vice President. Malapit kay Vice President. Meron tayong asset, meron tayong kakilala sa loob ng office of the Vice President or malapit sa kay Vice President Sara. Kaya nga, pasalamat ako, ayaw ko nang bagitin ang pangalan. Agad-agad pinarating sa akin. O kuya, ito, ganito. Uy, nabasa ko. Wow, sabi ko, iba na ito. Parang may galit na. Oo nga, kuya. O, di ba, ayun na nga. Marami pa sinabi siya ron. Pero ang tanong, yun ba'y kailangan sa panahong ito? Kung sila ay ang feeling ni Vice President, baka magkalaban sila sa 2029 election. So, ibang issue yan. Meron bang malalim? Kasi, di ba, isang araw lang, balita natin, yung ayaw nga niyang banggitin yung middle name ng ating Pangulo. Ang tinawag niya ay President Bongbong Marcos lang. Kala ko nakalimutan lang yung Romualdez. Hindi, idiniin pa niya. Huwag na natin banggitin yung middle name. Eh, Romualdez yun eh. Tapos ngayon, na sinasabi niya, kung hindi nakatulong at walang kinalaman si Romualdez, Martin Romualdez sa kanya, pero inaamin din niya, si Senator Aimee Marcos ang tumulong sa kanya, isa sa mga nagkumbinsa sa kanya. Ay di ba magpinsan yan? Iisa ang dugo ng mga yan ah. Wow. What happened? What happened? What will happen? Dito ho sa Unitim, bakit sila nagigibaan? Tapos na eleksyon, pagkakaisa na, sayang naman yung panawagan ng Pangulo. Ako naman at ang channel na ito, maging ang aking programa sa radyo at telebisyon, eh nakikisa tayo sa pagkakaisa kasi naman talaga ang susi ng tagumpay, kaunlaran, katahimikan, pagkakaisa
pabangon muli, taas noo bilang Pilipino, di ba? Eh, pero bakit yung Office of the Vice President, eh, siya yung gumigiba doon sa speaker? At syempre, yung partido, dahil yung speaker, hindi lang speaker, presidente ng lakas CMD yan eh. Hindi pa sapat yung nag-resign si Sara, Vice President, as chairman. Continuous yung mga pitik at banat niya na obvious na gusto niyang iparating sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa lahat ng Pilipino, na meron siyang sama ng loob kay speaker. Ayaw niyang, ayaw nga niyang banggitin yung apelyido pa sa speech niya. So anong ganun? Ang lalim, di ba? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Bakit ganito? Ako'y nagtatanong lang po, ano? Hindi ko sila hinuhusgahan. Bakit ganyan? Di ba? Di ba dapat sila yung tulay, sila yung barko, sila yung piloto, sila yung kapitan, sila yung driver ng lahat ng klaseng sasakyan patungo sa kaunlaran, patungo sa magandang gobyerno, patungo sa tuloy-tuloy na pagkakaisa. Eh bakit sila nagigibaan? Ito naman, kaya ako believe kay speaker, hindi ko kilala siya ng personal. Ako, may personal experience ako sa kanya, pero kukwento ko yan pagdating ng ibang araw na siguro sa ibang panahon na. Meron akong personal na experience sa kanya kasi nagkasama kami yan kahit sandali lang, nakilala ko yung pagkatao niya. Ito, ang kabutihan kay speaker, hindi siya sumasagot, tahimik lang. Di ba niyo napapansin, ang daming batikos, ang daming pasaring, ang daming mga pitik-pitik. Ito na nga, may bago na naman ito. Ito, matindi ito. Kasi pag sinabi mong hindi nakatulong o walang kinalaman, si Romualdez, sa kanyang pagtakbo, kasama na rin siguro yung pagkapanalo, aba eh, ang lakas si NDA, isa sa major political party sa UNITIM. Again, sinabi ko kanina, nagdala, nagpapanalo sa Marcos Duterte team noong Mayo ng 2022. Presidential National Election. Di ba? On record naman yun. Kaya nga sila ngayon yung presidente at vice president. Naku, medyo. Ayoko kayo. Kayong mga nanonood at nakikinig dito sa channel na ito, Mike Abby Opinions sa YouTube and Facebook page. Ano po inyong masasabi sa nangyayari niya? Maricel Manonsong, good morning. Maria Tasia Nete, Bong Pangilinan, salamat. Di ba? Mang Domeng TV, MJGM, Glenn Quanson, Lord Elisa Dugay, Tatsuki ng Japan, Andy Vlog Official, Willy Rabaha, 40-40. Diba? Baybayin Sally, Cherry Bills. Ano, hindi ko na ho, pensin ako, alam nyo kasi kaya, ay hindi ko binabasa na yung inyong mga comments. Ganito kasi yung aking paniniwala. Comment po ninyo yan. Pagka binasa ko, baka yung interpretation ng iba, sumasang-ayon ako sa inyo o kumukontra ako sa inyo. Ba nakuha nyo? Mabutit, naalala ko ito. Matagal ko gusto ng ipaliwanag yan eh. Inuulit ko ha, kaya ko po hindi binabasa ang karamihan o halos lahat ng inyong mga comments. Kasi po comments po niya, nire-respeto ko yon. Ayaw kong basahin, baka ang maging interpretation ng iba, ulitin ko lang ha, sinabi ko ha, baka akala naniniwala ako sa inyong comment. O baka akala nila ayaw ko ng inyong comments. So kaya yun ang dahilan kung bakit ko hindi binabasa. Kasi sinabi ko comment, Mike, ang dami namin mga comments, hindi mo lang binabasa. Talagang hindi ko sinasadya ko pong hindi basahin hanggat maaari. Kasi nire-respeto ko kayo. Ang inyong mga comments, hayaan nyo na ang bumasa ay yung mga nanonood at nakikinig. Ganun po yung respeto ko sa tao, ilalim ko sa inyo. Kaya ako nagpapasalamat. Ang inyong mga comments, hindi ko tinututulan, hindi ko kung anuman, independent po ang dating para sa akin yan, kaya hindi ko binabasa. Maliban lang kung personal yung banat sa akin, eh, iba naman usapan yun. Pero yung inyong malayang opinion, interpretation sa mga issue tinatapik ko dito, yan ay sa inyo. At yung makakabasa ng inyong mga comments, eh di kayo kailang mo nakakaintindihan. Okay lang mo yun. Respeto lang mo sa isa't isa. Ha? Hindi po ako nagdadamot. Sinasabi ko lang po, ganun ang style ko. Kasi ayaw ko akong pag-isipan na ako'y kumakampi sa comment mo o ako'y against dun sa comment mo. So para wala akong problema dyan, hindi ko nababasahin. Then ang makakabasa, yung mga nanonood. Di ba? Yun ang mga hindi nakakasama sa live kasi busy sa trabaho, natutulog, kung ano man. Okay lang po yun. Salamat po sa inyo. Kasi may mga maraming nagko-comments po eh.
babasa ako ng mga reaction eh. Before, after ng show, di ba, kung may oras ako. Yung iba yan, nagtatampo, hindi mo kami binabanggit. Eh, kasi paano ko naman kayo mababanggit? Eh, hindi naman ko kayo nakikita ko kasi nga nagko-comment sila after na or hindi kasama sa live. Yung nagla-live, kasama sa live, yan, pag nag-comments, nandiyan dyan talaga yan. Okay? So, ganun po. Huwag kayong magagalit, ha? Gusto ko lang po yung ganun para maayos. AB Vlog, Ani Ugodawa, Grace Walls, ano nga? Lilibet Tabako, Mamalim, Kids TV. Ayun, salamat. Abdul Kul Kuyupal. Ano yun? Ano ba yun? Bakit ganun yung pangalan niya? Josie, 40-40, salamat. Glenn Quanzon, Wilfredo Sablay, thank you. Nap Saison, salamat. Good morning. Thank you, Rick Yage. Hindi na kakaabot ng live. Pero kailangan kikita naman nyo yan. Andagin naman kayo. Milgaria, ano to? Milagrina. Milagrina Mamuwan. Okay. Maria Roque. Ayan, sige ha. So ano po yan? Yung mga na-late na nanood, nakinig, pwede nyo i-reply yan. Balikan nyo yung aking sinasabi tungkol nga ako dito sa ating topic. Kasi ganun po ako. Ako, sensitive ako sa topic. Kung anong topic, gusto ko yun talaga ang pag-usapan. Hindi tayo katulad ng iba. Ang topic, ang layo doon sa kanyang sinasabi. Kung minsan talagang malayo-malayo. Walang kinalaman yung kailang topic doon sa title kasi topic nila. Kaya maraming nagagalit eh. Kasi mali po yun. Panluloko yun. Panlilin lang yun. Maglalagay ka ng title doon sa social media na akala mo, kakaiba ito, magugulat ka. Tapos pag pinakinggan mo, ang layo naman ang kanyang sinasabi. So, ibig sabihin, after views lang yun, nanluloko lang yun. Okay, masyado nagpapaniwala sa ganyan. Delikado po yung ganyan. Ako hindi. Kung ano yung topic ko, kung ano yung title ko, hindi talaga mawawala yun sa aking pinag-uusapan at tinatapit dito. Yeah, diba? Estrelita Estarerose, salamat. Jan Pog, salamat. Robert Manuel. Rolando Soto. Erlinda Tamora. Okay? Well, hindi ko po pinag-aaway si Speaker at saka si Vice President Duterte. Kay Vice President Duterte po, nang gagaling itong mga statement na ito. Itong Mike Abe opinion, kaya nga Mike Abe opinions, ito'y nabibigay ng opinions, interpretation, analysis sa nangyayari. Kaya nga sinasabi ko, Vice President Duterte, bumanat muli, muling bumanat kay Speaker. Malala na, malalim na yung away. Kasi nga ho, pati yung nakarang eleksyon ay sinilip na. Wala daw kinalaman, hindi daw nakatulong si Romualdez sa kanyang desisyon bilang sa pagtakbo bilang Vice President. Eh, nagtulong-tulong na nga sila doon sa eleksyon pagkatapos naging ganyan pa. At sinabi niyang nagsinungalin daw, fake news daw yung sinasabi ni Rene. Alam niyo si Congressman Barsaga, kaibigan niya ni Speaker. Veteranong congressman ho yan, si CPA lawyer yan. Yung Cavite, si Barsaga, kilala ko yan. Presidente rin yan ng isang partido. Sinabi niya, malaki na itulong ni Speaker. Sinabi niya, eh, hindi totoo yan, fake news yan. Nakita niyo, ginanong pa niya. Pinapatulan talaga ni Sarah. Pinapatulan ni Sarah ang mga statement no sa Congress. At yung Speaker na tahimik, tinitira pa niya kahit tahimik. So ano ito? Kaya ako nakakapagtaka eh. Vice President. Elected Vice President ng bansa. Ayan ang punta ninyo. Ganito ha. Okay, magagalit yung mga followers ng ni Vice President Duterte. Ang lahat ng balita sa Pilipinas, malaki o maliit, nakikita yan sa buong mundo. Minomonitor yan ang mga kaalyado nating bansa. Minomonitor yan ang mga turista at ng mga kapitalista. Lalo pa yan, Vice President. Ang pilingan ng iba, baka yun na yung susunod na presidente ng Pilipinas. Tapos ngayon, nakikita, nababasa, nadidinig, ganyan-ganyan ang mga statement. O sino, kanino ang damage nun? Sa tingin ba nyo, makakabuti yon sa imahe ng pangalawang pangulo sa international community? Sa mga Pilipino sa abroad o dito sa atin? O sa mga turista o kapitalista na gustong maglagak ng kapital sa Pilipinas? Tinatanong ko lang kayo, okay, magagalit. Di ko pinagbibintangan siya. Tinatanong ko sa inyo, makakatulong ba yung ganong mga galaw at mga statement ng pangalawang pangulo sa kanyang pagkatao, sa kanyang posisyon, at kung sakali magplano maging pangulo ng bansa sa 2028, makakatulong ba yung kanyang ginagawa? Ayan, tanong lang yan.
Baka isipin ng iba, binabanatan. Ba't ko babanatan? Ay, lehitimong balita yan eh. Hindi ho fake news at hindi tayo pumapatol sa fake news. Kaya nga inuulit ko, official statement niya kung mababasa. Yung marami siya sinabi ro, pero... At least ang magandang panghuli doon sa paragraph na kanyang sinabi, tuloy ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos. Okay? Hindi daw mawawala yung kailang... Hindi magbabago yung kanyang paniniwala at suporta kay Pangulong Marcos. Lagi naman niya sinasabi yan. Kahit sa mga statement, speeches niya, lagi niya sinasabi. Mahal na ang tutulungan niya ang gobyerno, tutulungan niya ang Pangulo. Sinabi nga niya isang araw, mahal niya si Pangulong Marcos. Okay yun, yun maganda yun. Kaya lang yung mga pinipitik niya eh, kadugtong ng bituka ng Pangulo yun eh, kasi first cousin yun eh, isang dugo nila eh. Diba? Romualdez lang si Speaker kasi kapatid ni First Lady Imelda Marcos yung tatay ni Speaker. O, natural Speaker. Natural Romualdez kasi si Imelda Romualdez eh. Pero, dugo pa rin yan ng mga Marcos kasi yung Imelda Marcos, nanay ni Pangulong Marcos, yung Imelda Marcos ay kapatid ng tatay ni Speaker Romualdez. Diba? Pero mahal na mahal niya, sinusuportahan niya ang mga Marcos. Pero pinipitik niya ang Romualdez. Ganon ang dating. Diba? So ano? Kakaiba, no? Good morning, Madam Vice President. Mabuhay ka at at least ngayon eh, nakikilala ka ng taong bayan kung sino ka. Maaring maraming naniniwala sa iyo, maraming meron din sigurong nasasya, nagugulat, or maaring negative ang comment, eh wala tayong magagawa. Ang taong bayan po'y malaya eh. Yan po yun eh. Ako naman, pinapaliwanag ko rito ang mga posibleng epekto sa iyo. Epekto sa administrasyon, epekto sa lahat. Ganun yan eh. Kasi ho yan ay isang public figures, isa hong opisyal kayo ng gobyerno, elected vice president and secretary ng Department of Education. So talaga hong merong karapatan ang lahat ng Pilipino o kahit sino na kayo ay kilalanin, tanggapin ang kung sino ka, tumanggi sila kung sino ka, mahalin ka kung sino ka, or magalit sila kung anong ginagawa mo. Kasi karapatan ng tao yun. Diba yun? Ako, ito naman, Mike Abby Opinions, ibinabalita ko lang. Ipinapaliwanag ko lang yung detalye para maintindihan. Hindi tayo katulad ng ibang basta nabalita lang, walang paliwanag. Hindi alam ng tao kung ano ibinalita. Yung balita naman ko kasi pare-parehas. Diba? Ang mahalaga yung balita, ipaliwanag. Gaano kalalim, ano ito, anong ibig sabihin, anong hinuhugutan nito, anong gustong palabasin nito, ayan. Kaya nga, opinion, analysis, interpretation. Well, mga kababayan, dito nga natin makikita ang mga tambaloslos na ito na nagsama-sama na di umano para pabagsakin si Vice President Sara Duterte at gagamitin na naman nila ang kanilang perang nakulimbat sa taong bayan. Matagal pa ang eleksyon, ngunit patuloy pa rin ang paninira nila kay Vice President Sara Duterte, ngunit hindi sila magwawagi dahil nakita natin kung gaano nga magtrabaho si Vice President Sara Duterte, lalo na si President Rodrigo Duterte, na tila matino nga talaga silang maglingkod sa taong bayan, hindi gaya ngayon na talimak ang mga smuggler, hoarders at mga pulburon at patuloy na nasisira ang buhay ng kabataan. Well, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.